So ang ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa ano yung mayroong katangian, no? Yung mga sanggol. Ay, inspire kasi ako rito kasi yung child dedication para po sa baby namin. No? What is it about babies? Sabi nga niya. Erasmus, the great theologian, says, "Everyone knows that by far the happiest and universally enjoyable age of man is the first." Sabi, "What is there about babies which makes us hug and kiss and fondle them so that even an enemy would give them help at that age?" Ano kayang meron, katangian, mga kapatid, yung sanggol, no? Na maging yung mga, sabihin natin, mga kilalang tao, gagawin ang lahat, magme-make face sila para mapansin ng baby. Oh, kita niyo yan, lalo, usong-uso yan. Pagka dumating na siguro yung election 2016, madaming ganyang mga politicians, no? Nais silang ma-please yung mga baby. Carl Sandburg says, "A baby is God's opinion that life should go on. A book that does nothing to you is dead. A baby, sabi, whether it does anything to you, represents life. If a bad fire should break out in this house and I had my choice of saving the library or the babies, I would save what is alive." Sabi ka na. "Never will a time come when the most marvelous recent invention is as marvelous as a newborn baby." There is something unique or interesting about babies. First baby in the Bible, sino kaya? Hindi si Adam or hindi rin si Eve. Kasi si Adam ay si Eve ay lumabas sa factory, fully developed, marunong silang maglakad, marunong silang mag-isip, marunong mag-reason out. First baby would have been Cain. At ang first prophecy, mga kapatid, sa Genesis ay patungkol dun sa sanggol, sa seed, sa woman, at binanggit din doon yung serpent. At pupunta tayo sa last book sa Revelation, may binabanggit din doon na propesya tungkol sa sanggol. Revelation 12, verse 1 and 2, "Now a great sign appeared in heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. Then being with child, she cried out in labor and in pain to give birth." Kaya ang mga sanggol, mga kapatid, diba, yung basahin niya siguro, mga naging magulang na, very interesting yung mga babies. Bakit kanyo? 9 months, no? Na naghihintay tayo, no? Kung anong itsura ng baby natin. Pag lumabas na yung baby, hindi pala matatapos pa ron. Magkakaroon ka na ngayon ng obligasyon at responsibilidad. So ano kaya ang kakaiba or unique sa mga babies? Number one, human babies in particular are helpless or kaawa-awa. Kaawa naman baby. Alfred Gingold, kilala siyang gawa-gawa ng mga jingle, sabi niya, "Well-designed, fully functional infant provides someone to live for, as well as another mouth to feed," sabi niya na. "Produces cooing, gurgling, and other adorable sounds. May cause similar behavior in nearby adults." Pag nag-second childhood na, siguro ganyan nangyayari sa mga araw. "Cries when hungry, sleepy, or just because. Hand wash with warm water and mild soap. Then pat dry with soap, cloth, and talc. Internal mechanisms are self-cleaning. 2 genders, male, female. 5 colors, white, black, yellow, red. And camouflage." Siguro pagkatapos kumain, siyempre, ano, no, yung mukha ng baby. So malaking responsibility pala sanggol, no? Paano natin sila arugain? At habang pinag-uusapan natin yung mga sanggol, alalahanin natin na mayroong mga baby Christians dito sa ating iglesia. So yung mga matatanda na matatagal na rito sa ating iglesia, alalahanin din tayo yung mga kuya at saka yung mga ate na mga bagong binyagang ito. Isa pang katangian ng mga sanggol ay they're innocent. Ayan yung sinabi ni Alfred Gingold, no? Next ay yung they're innocent. Yeah. Matthew chapter 18, verse 3, ang sabi, "Assuredly, as I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven." No? Naalala ko tuloy yung, siguro experience nyo rin to sa mga baby nyo, no? Si baby Eliana namin.
Pagka naglalaro siya, di inaayos namin yung kanyang mga laruan, no? Maya-maya, pag nalinga namin, gulo-gulo na naman yung kanyang mga ano, yung kanyang mga laruan doon, no? Kaya tingnan natin yung mga baby merong yung akala nila yung ginagawa nila ay walang mali, no? Meron silang pagka-inosente, no? Ano kayang meron talaga ditong mga kabataan ko ito? Number three, they're teachable or gusto nilang matuto. Matthew 11, verse 25. At that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. No? Yung mga baby, gusto nila talagang matuto. Alam niyo po, may mga karanasan tayo, mga Bible workers dito, pag nais natin magturo sa mga ibang mananampalataya, at halimbawa, yung mananampalataya na yon ay matagal na doon sa kanyang kinakaaniban na religion, maski anong turo pa natin na katotohanan sa Bible, sabi na yan, the concrete has been set, no, hindi na talaga nila matanggap yung katotohanan. Pero itong mga baby, no, meron sa kanila na nais talaga nilang matuto. No? Kaya dito rin, sa ating iglesia, muli nating paalalahanan yung tayo lahat. No? Tayo yung mag-iingat bilang mga ate at mga kuya matatagal na sa iglesia na maiwasan natin yung ating pagkasalita, na makaiwas tayo, na madidinig at dun sa nakikita, no, ng ating mga baby Christians dito. Next, mabilis lang po ito mga kapatid. Number four, they are curious o mausisa. Minsan mga kapatid, yung mga baby, tingnan nyo, pag yung mga baby, kung sino yung lumalapit sa kanila, hindi nila alintana kung sino yung lalapit sa kanila. Ang concern nila kung ano yung kulay ng iyong damit. O kaya kung ano yung nakalaylay sa'yo, yun ang kanilang concern, no? Nalala ko rin, pag yung baby namin, si baby Elena, pag dumedede yan kay Sister Marian, may marinig lang yan na mayroong magsalita. Hihinto yan, dumede, tapos lilinga yan kung sino nagsalita. No? Meron ganun talaga na katangian yung mga baby. Sila ay mausisa. Kaya lang, may nakakalungkot, no, na madaming baby Christians tayo, no, dito sa loob ng church na nawala na yung kanilang curiosity dito sa ating iglesia. Na dapat sana nilang matutunan. Number five will be, madalas magutom. Ha? Diba, gaya yung mga baby. Sila ay madalas magutom or yung appetite, they have this frequent appetite. Tayo mga Kristiyano, dapat patuloy yung ating kagutuman sa salita ng Diyos. Sabi dyan sa 1 Peter chapter 2, verse 2 and 3. As newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby. If indeed you have tasted that the Lord is gracious, kaya kapag bago minyagan tayo, yes, usually, spiritual milk yung ating tinatanggap. Then, pag tagal-tagal, hakbang na tayo dun sa spiritual meat. Kaya lang, ang concern natin, pag habang andito tayo sa church, lalo na yung mga baby Christians natin dito, pag wala na yung kagutuman nila or yung appetite nila dun sa salita ng Diyos. No? Yun ang major concern po natin. Kaya kahit na makulit, medyo mahirap pakanin at alagaan. People love babies, no? Pinagagawan pa nga sila kung sino yung kakarga at paano ang patawanin ng mga batang ito. Next, babies are precious or mahalaga. Hindi lang yung baby Eliana mahalaga dyan, pati si Sister Marian, mahalaga sa akin. Mahalaga. Tayo, mga kapatid, next po. Isaiah chapter 43 verse 4, sabi rito, since you were precious in my sight, tayo ay mahalaga sa ating mahal na Panginoon. Alam po, meron story, December 26, 2004, na magkaroon ng tsunami at tinamaan yung Indian Ocean. At habang nire-recover nila yung mga dead bodies at ganun din mga survivors, ang ika-81st survivor ay isang 2-month-old baby. No? Ayun, siguro, diligtas siya ng angel, pinakaingatan siya, no? Isang 2-month-old baby. At nang dinala sa ospital, ang baby pong ito, na nasa maayos na kalalagayan, pwede ba natin pakita, Elder, yung balik po. Balik po.
Sige pa po, balik pa po. Yan. Yan si baby 81, no? Siya po kasi yung pinaka-81st survivor baby. Ngayon, nung nais na lang ipagpaalam sa totoong magulang nito na siya ay nasa maayos na kalalagayan, alam nyo ba na walong pamilya ang nais kumuha kay baby 81. Pero itong mga totoo niyang magulang, alam nyo ba na pumunta niya sa ospital at nais siya nakawin. Pero after na matest yung kanilang DNA, ay nalaman din na sila talaga yung totoong magulang. At sabi ng mga magulang nito, si baby 81 ay precious sa kanila. Siya ay mahalaga, no? Tayo nga, yung totoo na pinakita kanila, tayo kaya mga kapatid ay mahalaga sa ating mahal na Panginoon. Totoo na pinakita kanina, Isaiah 43 verse 4, "Since you are precious in my sight, you have been honored, and I have loved you." Next, ang baby din ay joyful or masayahin, no? Joyful or masayahin talaga yung mga baby. Tayo, mga kapatid, habang tumatanda, napapansin natin, no? Nababawasan yung ating pagiging masayahin. Pero actually, dapat talaga, mas lalo tayong sumaya. Bakit? Kasi yung ating mga kasalanan ay tinubos ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Di po ba? Dapat kaya tayo laging masaya. Pero itong mga baby, they have this very expressive, no? Nais nilang malaman na mga nakakatanda na masaya sila. Kaya kahit na gano'n tayo kalungkot, siguro yung mga ama ng tahanan dito, pag gumiti yung mga baby natin, no? Ay talaga nasisiyahan din tayo. Meron na nakakalungkot na lang siguro yung mga matatanda natin dito sa iglesia, siguro ng mga baby pa yung kanilang mga anak, no? Tuwang-tuwa yung mga baby nila pag nakikita sila. Pero ngayon, nakakalungkot, ngayon may mga edad na yung kanilang mga anak, pag nakikita sila ay dinadaan-daanan na lang sila, no? So yun yung mga katangian ng baby, no? Next slide, yan. The Lack of Roaring Camp. Malapit na tayong matapos, mga kapatid, no? Ito, maganda po yung story ng The Lack of Roaring Camp. Ito ay isang nangyari sa lugar po sa States. At ang Roaring Camp ay binubuo ng mga, sabihin na natin, ng mga pasaway ng mga lalaki, no? Sila ay nagatrabaho sa isang minahan. At meron lang dyan isang babae na si Cherokee Sal. At siyempre, inaasahan sa dinami-dami ng mga lalaki doon at isang babae, siya ay nagbuntis at nanganak siya. Pero si Cherokee Sal ay namatay po siya. So ngayon, naiwan yung baby na yan doon sa mga basagulero, mga pasaway na mga minero. So alam nyo, gumawa sila ng paraan ngayon. Namatay na si Cherokee Sal. Anong papainin nilang gatas? So tama-tama, nakakita sila ng kambing doon. Ginatasan nila yung kambing. Tapos, sinimo nila lang painamin yung bata. At napansin nila, syempre, giginawin yung baby. So nag-travel sila ng 80-mile trip sa Sacramento para makakuha ng tela. Bagaman mga macho itong mga lalaki ito, sila ay nanahi ng damit, ng baby na yan. At habang kinakarga nila yan, alam niyo yung mga pasaway ng mga lalaki na ito, sila ay mga marurumi, sila yung sinasabi natin ng mga dugyot. So itong mga lalaki ito, natuto silang maglinis ng kanilang mga sarili. At habang sila ay nagtatrabaho sa minahan, no, at andun yung baby na yan, ay binibigyan pa nila yan ng bulaklak para ma-entertain. So unti-unti, no, itong roaring camp na to, nakatira dito yung mga pasaway na lalaki, biglang nabago yung kanilang pag-uugali. So ano kaya mayroong katangian ang mga sanggol, no, mga kapatid? Isipin natin. At ano kaya itong kakaibang karanasan ang ating nadadama ng tayong ipinanganak? Next story ito. Itong story ito, ginagamit ko ito sa doctrinal class pag pinag-usapan namin yung baptism. Yung batang yan, si Macy Hope McCarthy, ewan ko kung particular to kay Pastor Fred, kung alam niya itong story ni Macy Hope McCarthy. Si Macy Hope McCarthy, mga kapatid, alam niyo, yung mag-asawa niya si Chad and Kerry, tulad ng mga ibang mga magulang, nais silang malaman yung kasarian ng kanilang baby. So, nakita doon sa ultrasound yung kasarian, pero ito ang problema. Nakita nila na merong tumor
no? Sa likod si Macy Hope McCartney. So ang ginawa nila, no, ang gusto ng doktor, kailangan maoperahan si Macy Hope McCartney. So ang ginawa nila, inilabas si baby, hindi pa kabuuan ni baby, inilabas si baby, si Macy Hope, inoperahan, tinanggal yung tumor, tapos ibinalik ulit doon sa tiyan ng kanyang magulang, ng kanyang nanay. And after 10 weeks, no, lumabas na si Macy Hope McCarthy. So yung batang yan ay pinanganak ng, sabi natin, dalawang beses. Opo, pinanganak siya ng dalawang beses, no? Tayo, mga kapatid, alam natin tayo pinanganak na isang beses. At bilang Seventh-day Adventist, alam natin, pag pinanganak tayo ng dalawang beses, aabot tayo sa dalawang kamatayan. Alam natin yun, bilang Seventh-day Adventist, yung second death. No? Pero kung tayo ay muling ipinanganak sa ating mahal na Panginoon, maaari natin hindi danasin yung second death. Tama po ba, mga kapatid? No? The gospel is all about the miracle of Jesus being born within us. At nang pumasahatin, mga kapatid, ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng baby, ano kaya nais na ipahiwatig at ipaunawa sa ating na mahal na Panginoon? Kaya naalala ko tuloy itong talata sa Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful. Babies are full of wonders. Di ba ba? Ating napag-aralan. Counselor. Babies are teachable. Matang ating Panginoon is the great teacher. Mighty God. Can you imagine? No? God being a baby. Everlasting Father. The Father creating Himself. Prince of Peace. No? Siya yung ruler of the cosmos. No? Unto us, a baby's born. Kaya bilang panghuli, mga kapatid, nais na ating mahal na Panginoon na maranasan natin yung second birth. Alalahanin natin na tayo tumanggap through baptism. Meron tayong second birth. Dalangin ko na patuloy na ang mahal na Panginoon ay mabuhay sa ating mga puso. Ito po ang aking samot dalangin. God bless po sa inyo lahat.